Mataong kilos. Ang mga taong kilos ay nagmumula sa mabuting kalooban ng tao. Ito ay sinasagawa ng malaya at hindi obligado ng sinuman. Isang araw, mayroong magkaklase sa paaralan na bumili ng pagkain. At nakita nila ang isa nilang klase na nagugutom. Ba't di ka kumakain? Reses naman na ah. Oo nga classmate eh, reses na. Kaso wala akong baon ngayon. Hindi pa sumesweldo yung nanay ko sa kanyang trabaho ngayon eh. Salamat na lang classmate. Classmate, kawawa ka naman pala. Kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang lumapit sa amin. Tutulungan ka namin. Classmate, salamat sa inyong dalawa sa kaputi ang loob na pinakita niyo sa akin ngayon araw. Ang bait niyo pala. Walang problema yun classmate. Sa bawat pagtulong, hindi dapat hilingan ang kapalit. Dapat, ito'y kusang loob. Kaya ito pagkaling yung kumain ka na. Salamat classmate. Hindi ko na tatanggihan. Ang bait yung dalawa. May mga grupo na mag-aaral na naglilinis at nagdidilig ng mga halaman. Uy friend, ang sarap tingnan ng malinis na kapaligiran, no? Worth it yung paglilinis natin. Nani? Hoy kuya, huwag ka pong magkalat. Kalilinis lang po namin. Tingnan niyo po ang gandang pagmasdan, ang malinis na kapaligiran. Ayaw nga, sige na nga. Pupulutin ko na yung mga kanalat ko kanina. Lalo ko na naunawaan ang paggala sa ating kaligasan na dapat pahalagahan. Oh, kalat mo pa! Ang paggamit ng po at opo ay gamitin natin upang tayo ay kagiliwan sa paggalang natin. Salamat sa Diyos. Oo nga po, Lola. Maraming salamat po sa may kapal at ingatan ako sa aking pag-uwi sa aking tayo. Isang araw, may magkakaibigan sa paaralan. Sila'y masayang uuwi na at magsisimba. Magsimba muna tayo at magpasalamat tayo kay Lord sa biyayang ibinigay niya sa atin. Oo nga guys, dapat tayong magpasalamat sa Kanya. Hindi lang dapat magsimba, araw-araw dapat tayong magpasalamat sa Kanya. Let's go! Tara na! Ang pag-respeto sa kapwa ay ugaliin upang ikaw din ay ganoong tratuhin. Brad, parang gusto maging volleyball player. Samahan mo nga ako doon? Oo Brad, yun lang ba? Kahit anong gusto mo, irerespeto ko. Basta ikasasaya mo at hindi ka mapapahamak. Nandito lang ako lagi. Sa paaralan, may isang mag-aaral na binubuli dahil sa kanyang estado sa buhay, sa kanyang pananamit at sa kanyang itsura. Thank you.
nang matulungan nila ay sinabi nila sa mga nambubuli na hindi ito tama dahil ito ay masama. Ang bullying ay hindi tama. Nakakasakit ito ng damdamin ng pisikal at ng ating isipan. Ito ay hindi makataong kilos. Laging tandaan, ang ating kilos ay ingatan. Kung ito ba ay makakabuti o makakasama sa iba. Laging iisipin at gagawin ang tama para sa lahat. Yung makakabuti sa ating lahat at ang pusang loob na mabuting iyong magagawa. Kilos ko, pananagutan ko. Tunay ngang sa bawat kilos na ating gagawin ay may kaakibat itong pananagutan na ating haharapin. Wow! I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice.